This portion is brought to you by Van Preluch Enterprises Incorporated. Magandang umaga mga kalapatids. Ngayong araw na ito, ako'y inyong samahan at tayo'y dumayo pa dito sa Kalibo Aklan. Dito, ating ipapakita kung gaano ba kalawak o lumalaki ang pigeon sports dito sa Pilipinas. Pero siyempre, bago ang lahat ng yan, aking ipakikilala sa inyo ang isang pigeon fancier dito sa Kalibo. Tara, samahan niyo ako. Magandang umaga sa iyo, Kalapatids Lambert. Magandang umaga sa iyo, Kalapatids Jason. May daayad nga agahon sa inyo, tanan. Ayun, Kalapatids Lambert, pwede mo bang i-share sa ating mga manunod kung kailan at paano ka ba nag-start dito sa sports na to? Bali, nag-start ako 2015. Inimbitahan ako ng kaibigan ko na si Eric Villanueva, magkalapatid, para maglaro ng racing pigeon dito sa Kalibo. So, yung mga ibon mo saan ang galing? From Manila pa or dito na lang din sa Kalibo? Galing din sa Manila. Okay. Kukuha rin tayo ng mga ibon doon. Tapos inibirid dito. Pwede ba nating malaman kung kailan nag-start yung club niyo dito sa Kalibo? Unang-una, siyempre, dati ang alam ng mga fanciers, mostly sa Manila lang yan. So kami, nabulat kami, pati dito sa Kalibo, meron na rin pigeon club racing. Nag-start yung club mga 2013. Bali, ang style namin, nasa training box lang siya. Bawat racing point, ang gamit lang namin ay bus. Sa ganung sistema, musta naman ang pauwian niyo? Mahirap kasi sa loob lang siya ng cargo ng bus. Mahina ang hangin. Siksikan dahil sa training box lang. Kaya medyo mahirap ang pauwi. Anong taon nang mag-start kayo magkaroon ng sarili nyo ng truck na ginagamit para ma-ship ng tama sa race point yung mga alaga nating kalapate? Bali, last year, nag-start kami bumili dun sa Manila din. Nagpahanap kami kay AJ Jacobo, sa kaibigan niya. Tapos yun, binili namin, tapos inayos ng konti, tapos ginamit agad. Pagdating naman sa mga achievements, pwede mo bang i-share sa atin kung sa ating mga manonood, kung ano yung most memorable moments mong pinanalo dito sa esports na to? Baling una kong panalo talaga, itong overall champion, after 1 year kong paglalaro, ito na panalunan ko. Ang ibon, galing kay Eddie Noble. Bali, dalawang ibon, nanalo ng overall champion, tsaka isang first overall champion. Ito naman yung pinaka-latest ko, yung January 2018. Nanalo ako sa national race ng One Loop Race. Bali, first time namin mag-join. Mga taga-Kalibo. Oo. Bali, nagpadala kami ibon doon. Itisubukan namin yung breeding namin kung kaya ba doon. Pagdating naman sa loop management, Kalapatids Lambert, pwede mo bang i-share sa ating mga manunood kung ano yung mga sistema mong ginagawa dito sa iyong loop at yung mga common problem na na-encounter mo sa iyong mga alagang kalapate? Sa management, basic lang. Loop fly sa umaga, loop fly sa hapon, pakain sa oras, tapos yung mga vitamins. Pagdating naman sa mga health problem, dito sa location ng loop, ano yung kadalasan mong na-encounter? So far, one eye cold. Ang medyo natamaan ako one time. Pagdating naman sa one eye cold na siya nagiging problema mo dito sa iyong loop, ang ibibigay kong payo sa'yo at sa ating mga manonood, ako sa sariling loop ko, gumagamit ako ng Respicure. Binibigyan ko ng isang tableta araw-araw for 7 days yung aking mga alaga. Pagkatapos nun, binibigyan ko sila ng multilight para mas mabilis makarecover yung ating mga alagang kalapate. Ang one eye cold is a sign lamang na may respiratory problem ang ating mga alaga. Sige, susubukan ko. Maraming salamat sa iyo, Kalapatids Lambert. Salamat. At syempre, huwag kang mawawala sa gaganapin nating seminar dito sa Kalibo Aklan. Hatid po yan ng Van Preluch Enterprises. Mula si Milya hanggang karera, may laban ka. Jason Kaunan po para sa Kalapatids ng Agri TV. Hayop ang galing!
This portion was brought to you by Fan Freluch Enterprises Incorporated.